Yes, I'm Krisha Bendia from Light of the World Christian Academy of Makati. Grade 12 na ako doon and I'm taking up Hume Strand. And sa June, hopefully, mag-graduate na kami. And now, gusto ko lang i-share yung testimony ko tungkol sa buhay ko. And simula lang pumasok ako sa school na yon. And hanggang ngayon na nag-aaral na ako sa school na yun. Ano yung bago-bago sa buhay ko and kung paano ako nabago ng kami. Una, dati, ako yung typical high school girl na gala dito, gala doon. Inuuna ko yung gala kasi sa mga requirements kasi nga, ang dati sa akin, requirements lang yan, kaya ko yan bukas kasi grades lang naman yan. Saka dati, kung ano yung makuha kong grades, okay na ako doon. Kung maka 80 ako, okay na ako doon. As long as wala akong line of 7. Yun yung mindset ko dati kasi ang pangat sa akin ng line of 7. Okay lang sa akin kahit puro line of 8. And dati, feeling ko best ko na yung mga ginagawa ko na gano'n kasi yun yung feeling ko lang naman best ko yun kasi yun nga yung nakapagpasaya sa akin kasi wala akong pinaproblemang iba bukod sa mga academic requirements ko na ginagawa. Nakakaramdam ako ng changes kasi nga parang pinipili ko na yung kaibigan ko. So, nung 4th year na ako, mga part ng November, naghahanap na yung mga schools. Pupunta sila sa amin, nag-tour na sila sa school namin, nag-inquire na ako sa iba't ibang school. So, yung pinsan ko kasi nag-aas sa CAM. So, ako, parang may background na ako na CAM na ang ganda doon, may devotion, which is hindi ko naman alam kung anong ginagawa doon, may worship daw. So, pero kasi ano, parang naaakit ako ng pinsan ko kasi maganda nga doon yung turo doon. Ayun, wala din akong choice kasi nga tamad ako maghanap ng school tsaka ayoko nang malayo. So, andun lang ako sa malapit na school. And, pumasok ako ng CAM nung August na okay lang naman ako yung high school girl pa din na hindi nagbabago. Parang tropa pa din kasi nga first month pa lang naman yun. So, nung tumagal-tagal na, nagkakaroon na kami ng devotion. Kaya, devotion, Bible verses, worship, services. Una, devotion. Ayoko lang kasi nga, wala akong connection kay God. Ayoko nagbabasa ng Bible kasi sabi sa akin ng mga magulang ko, ang pagbabasa doon ng Bible, sobrang bawal yun. Kasi, hindi naman siya bawal, pero kasi sobrang higit kasi nga dapat daw, pag binasa mo yung first book, dapat tuloy-tuloy daw yun. And, kailangan, wala kang mawin sa chapters. And, nung pumasok ako ng CAM, nagulat ako kasi nga, putol-putol yung verse na binibigay sa amin, which is pwede naman pala yun. Gawin. And yung takot ako mag-devotion kasi nga wala akong connection kay God. Kumbaga, yung heart ko wala kay God. Alam kong may God pero wala akong strong relationship sa kanya. And dati, yung services na ginagawa ng pinsan ko, yung worship songs, sobrang nakakornyahan ako doon kasi nga, ano ba yan? Hanggang dito ba naman sa bahay? Nagaganyan ka sa school mo na lang. And then, yung sinasabi ko lagi sa pinsan ko. Pero, ngayon, parang mas ako na yung nagagalan sa pinsan ko kasi nga na-experience ko na siya and na-ramdaman ko na sobrang saya para sa feeling pinagagalan ka kasi parang mas nalabas mo yung emosyon mo kay God. Parang yun na yung isang way para magkaroon kayo ng connection sa kanya through worship. Worship songs, gamadali. Mas madali dati nung wala akong strong relationship kay God. So ayun, sa sobrang daming struggles mo na daanan na madaanan sa buhay as a Christian. Pero, ako kasi mas naging strong yung relationship ko kay God ngayon. Lalo na may mga tao sa paligid mo na may mag-cheer up sa'yo through Bible verses, through prayers. Kasi dati naman, nung wala akong God, yung cheer up sa akin ng mga tao, puro lang bisyo, puro alak, ganun. Pero ngayon, through prayers na, tsaka mas naramdaman ko yun sa buhay ko. Naramdaman ko rin na nagbabago ako kasi di na ako yung dating Trisha na puro go with the flow lang, sobrang smooth lang ng life. Naramdaman ko na rin yung pagbabago ko as a Christian. So, ayun, thank you for listening in this testimony. Sana po na-inspire ko kayo and yun lang guys. Sana huwag kayong magpapatalo kung anumang struggles yung iba to sa inyo ng kalaban. Yun lang.